nagkaroon ng pagmaling gawa ang pulis, pwede po tayong magreklamo dito po sa People's Law Enforcement Board. Saan po tayo pupunta? Sa city or municipality ninyo. Lahat po ng municipal hall at city hall, meron pong People's Law Enforcement Board. Yan po ang pinakamagandang puntahan ninyo pagka meron po kayong ninanais na ireklamong pulis other than NAPOLCOM and other disciplinary authority. Pero I suggest, kung gusto nyo talagang lumundag ang puwit, ika nga, ng mga pulis na abusado, ireklamo po ninyo sa People's Law Enforcement Board. But going back, dito, sa pangyayari mga tol, yung mga pulis na nakasuhan, naaawa ako kasi alam nyo, kay Mr. Banjola mismo nang galing na ang mga pulis wala pong ginawang masama. Ano ba ang mga sinampang kaso dito po sa pulis, nitong si Attorney Raymond Fortun at ng iba pang mga nagpapakilalang concern daw dito kay Mr. Banjola. Yun. Magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 6, 2023. Pag-uusapan po natin, ito pong tapos na kayang issue sa pagitan po ng siklista at dismissed police officer na sina Banjola at Gonzales respectively. Alam nyo mga tol, sa ilang araw po nating pagtutok dito sa ating live streaming at sa mga balita, marami po tayong mga natutunan sa pagkakataong ito. Ang viral incident po na ito ay nangyari in fact noong August 8, 2023. Pero ito po ay naladlad sa publiko at naging viral August 27 lamang matapos pong i-upload po ito ng isang vlogger at nang mapanood po ng netizen, thousands of shares ang nangyari at nire-upload, nireaksyonan ng iba't ibang mga vlogger, sinakyan na rin po ng mainstream media. Kaya talagang lahat po ng mga impormasyon halos partikular sa buhay po nitong si Mr. Wilfredo Gonzales na isang dismissed police officer ay nahalungkat. At ito po ay nagresulta, pinakamasaklap sa kanya, syempre yung pagkakawalan niya po ng hanap buhay, partikular sa kanyang trabaho diyan po sa Supreme Court. Ganun pa man, siya po ay nagkamali at ito naman po ay kanyang inaamin at humingi po ng patawad. Sa madaling salita, ito pong dalawang nakikita po natin sa isa ating screen ay tapos na po ang issue sa pagitan po nila. Pinatawad po ni Mr. Banjola, o baka nagkamali ako sa pagkakaalala ko, siklista na lamang ang aking gagamitin pangalan sa kanya. No? Pinatawad po ng siklista, ito pong si Mr. Wilfredo Gonzales. At noong August 8, nung mangyari po iyan, natapos na po ang issue na ito. Subalit, hindi po ganoon pala ang inaasahan nila sa hinaharap dahil nga nang mapanood po ito ng publiko, hindi po ito naging katanggap-tanggap, partikular ang aksyon na naginawa po nitong si Wilfredo Gonzales. Ngayon, ano ba ang latest development sa balita po na ito? Sa isang parte, masaya po tayo. Sa isang parte, on my personal point of view, malungkot po ako kasi alam nyo, dati po akong pulis at alam ko po ang trabaho ng isang pulis. Napakahirap pong makasuhan ng isang kaso na hindi mo naman ninais na gawin ito, pero dahil sa consequences, partikular sa pressure maaari ng publiko, ikaw ay makakasuhan. Sa ating pagkakaalam, hindi po bababa sa 5 pulis ngayon ang sinampahan po ng kaso sa People's Law Enforcement Board na ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya kung ano po iyan. Ngunit, reaksyonan po muna natin ang balita tungkol po sa latest development sa issue na ito, in particular sa naging pag-aharap po nila kahapon sa Senado. Pakinggan po natin ang balita mga tol. Nung pagkakataon, humarap sa publiko ang siklistang si Alan Banjola. Banjola. Ang sa ng Senado, ang dismissed na pulis na si Wilfredo Gonzales na makikita sa viral video na nanakit at nagkasanang baril sa siklista. Yan. Si Alan Banjola, sa ating pagkakaalam, siya po ay isang pangkaraniwang Pilipino lamang, ano? Pero naging habit niya na po, bilang part na rin ng kanyang training daw, ang pagbibisikleta sa araw-araw. 10 taon niya na po iyang ginagawa. On the other hand, ito naman pong si Mr. Wilfredo Gonzales, dahil nga po sa viral video na ito, naladlad po ang kanyang pagkatao. Siya po ay dating police, nakapagsilbi po sa Philippine National Police ng at least 20 years, pero siya po ay nag-compulsory retirement noong 2016. Meron pong pending administrative case. Marami ang nagugulat kasi bakit daw po nakapag-retired itong si Wilfredo Gonzales considering na may kaso. Sabi nila,
iba talaga ang hustisya o batas dito po sa atin. Hindi po ganon. Meron po kasi tayong sinusunod na constitutional process. Ang tawag po doon, due process. At tandaan po natin, part po ng due process ang opportunity na mapakinggan po ang isang panig. Higit sa lahat, lahat po ng mga nakakasuhan, administrative man yan o criminal, ay meron pong karapatan to be presumed innocent until proven otherwise. At sa punto po na pagkakaso ng administrative dito kay Wilfredo Gonzales, hindi pa po natatapos kasi yung administrative proceeding, yet nauna na po yung kanyang mandatory age of retirement. Ano po ba ang proseso pagka may mga ganyang pagkakataon? Ipaprocess po ang retirement without prejudice doon po sa pending administrative case. At dahil nga po may pending administrative case siya, noong 2017, nilabas po ang desisyon laban po sa kanya at siya po ay tinatanggal sa serbisyo. Ano ngayon ang magiging epekto nito sa retirement nitong si Wilfredo Gonzales? Katulad po nung napapakinggan po ninyo sa balita, yan po ay babawiin lahat ng mga benepisyo o retirement benefits na natanggap po niya noong 2016. Kinakailangan niya po itong isauli. Pero ang problema po diyan, civil case na po iyan at ipapile po yan, I hope na ipile na ng ating Philippine National Police para makuhang muli yung mahigit po sa 500,000 piso na natanggap bilang lump sum nitong si Wilfredo Gonzales. Ang ibig sabihin po ng lump sum, ito po yung total advance payment ng pension ng isang PNP personnel kapag siya po ay nag-retired for a period of 36 months or 3 years. In that case, mahigit po sa 500,000 piso ang natanggap po nitong si Wilfredo Gonzales. Pero dahil nga po sa nangyaring pagkakadismiss sa kanya, dapat niya po itong ibalik sa ating Philippine National Police. Tuloy po tayo dito po sa pakikinig sa balita. Magkaiba ang version nila sa nangyari. Kwento ng siklista, biglang pumasok noon sa bike lane ang kotse ni Gonzales. Nagit-git siya kaya tinapik niya ang kotse ng 3 beses. Nakita raw niyang nagalit si Gonzales kaya umalis siya agad para hindi na lumaki ang gulo. Okay. Yan ha. Kasi ang nakikita natin yung isang side ng story. Pero ganun pa man, parang nagmamanufactured pa rin ng kasinungalingan ayon kay Senator Bato de la Rosa itong si Wilfredo Gonzales. Kasi marami siyang mga kwento na parang exaggerated at hindi po totoo. Pero tulad po ng nakita natin sa video na ito, isang kwento lamang po ito ng mga pangyayari. Dahil prior to that incident, nagkaroon na po sila ng encounter a minute ago. Ano? Minutes or minute ago. At hinabol siya nitong si Wilfredo Gonzales. Maaari kasi ayon sa kwento nitong si Alex ni Alan Bandual, tama ba ni Alan na Banjola, ayon sa kwento nitong si Alan Banjola ay na-block nitong si Wilfredo Gonzales yung bike lane at nahagip siya, almost na mahagip, kaya naman natukuran niya, bahagyan niya nabangga yung sasakyan po nitong si Wilfredo Gonzales. Ayon naman sa kwento nitong si Wilfredo Gonzales, minura daw po siya nitong si Alan, ngunit pinabulaanan po yan ni Alan. Ayon din dito kay Wilfredo Gonzales, ginamitan daw po ng glove, motorcycle gloves nitong si Banjola, yung kanyang sasakyan nung hampasin po nito ang ibabaw ng kanyang kotse na siya nung namang ikinagalit ni Wilfredo Gonzales. Kaya niya hinabol ito pong siklista. At ito na po nga yung resulta ng video kung saan kinat niya pakanan una at bahagyan niyang kinat ulit pakaliwa hanggang sa matigil na nga itong si Banjola at doon na nga po sila nagkaroon ng altercation at binunutan naman itong si Gonzales. Nang temang lalaban ito pong si Banjola dahil nabatukan po siya ni Gonzales, nagkasa na po ng baril at pinagmumura niya na ito pong si Banjola. And syempre after that, hinila nitong si Wilfredo Gonzales ang bike nito pong si Banjola patabi. At ayon sa kanya, gusto niya raw i-citizen's arrest. Hanggang sa dumating na nga po ang mga pulis at nagpunta po sila sa police station sa una sa traffic sector kung saan sila po ay natagalan at eventually inilipat sa isang area ng police investigation. Nakalimutan ko lamang yung lugar dyan po sa Quezon City. Pero
Bakit ba ganon ang nangyari, mga tol? Kasi ganito po yan. Napapasama po dito ang PNP in this instance. Gusto ko pong ipagtanggol ang aking mga dating kabaro, ang Philippine National Police. Masyado pong nalulugmok sa hindi magandang sitwasyon ng PNP dito na parang pinalalabas sa harapan ng publiko na sila po ay nagpa-apekto sa impluensya nitong si Wilfredo Gonzalez. Wala pong ganoong pagkakataon, mga tol. Makikita naman natin sa CCTV footages at inamin at kinumpirma po iyan ni Mr. Banjola na sila po ay nagkaayos at wala pong sinumang pulis ang namwersa dito po kay Mr. Banjola para po sila ay magkaayos. Ngayon, bakit natagalan sila sa traffic sector? Ayon na rin kay Mr. Banjola sa interview at sa pagtatanong sa kanya ng mga senador, napakarami pong mga sabay-sabay na insidente ang inaharap ng investigador po sa traffic sector diyan po sa Quezon City. Kaya hindi ka kagad mahaharap. Ganito po kasi yan, kapag kayo po ay police, meron pong order of priority. Sa mga ganitong cases na unang napag-alaman na traffic accident lamang, uunahin kung sino yung mga unang nangyari. Ano? Pero eventually, nung nalaman na po ng traffic investigator, hindi ito basta lamang traffic accident kasi merong paglalabas ng baril, merong grave threat, merong altercation sa pagitan po ng dalawa, kaya po tinransfer po sila sa criminal investigation ng isang area dyan po sa Quezon City Police District. At doon na nga po sila nagkaayos. Ngunit hindi po sila pinag-ayos. Ang masakit na katotohanan dito sa nangyari, mga tol, maraming sumausaw dito. Ano? I am not saying na mali ang ginawa nitong si Attorney Fortune. Pero I agree with the statement of Attorney Libayan sa live streaming niya with regards to this issue, ano. Pero ganun pa man, wala namang masama din sa ginawa nitong si Attorney Raymond Fortune. Ang problema lamang is bakit sila nagpupumilit na buhayin ang buhayin yung issue kung yung mismong biktima ay nakipag-ayos na at ayaw nang maladlad sa publiko yung mga pangyayari na ito dahil nga siya po ay nakakaramdam na ng depresyon o kung anong-anumang mga bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya dapat kinokonsidera po iyon ng publiko. Hindi lamang kasi itong si Wilfredo Gonzalez ang nalalagay sa alanganin dito kung hindi pati mismo yung siklista. Unang-una, yung siklista wala pong kakayahan, ordinaryong Pilipino lamang, natatakot siya dahil ang kanyang nakalaban ay dating pulis at maaaring ma-impluensya. Ngunit, kung ito po sana hindi na lumaki ng lumaki ang issue, hindi na mababagabag pa itong si Mr. Alan Banjola. Dahil okay na eh. Ano, in fact, sinasabi nga nitong si Mr. Alan Banjola sa interview niya kahapon sa Senado, ay siya ang nagkusa na mag-offer nung halaga. Kasi pinalalabas ng ibang mga vlogger at ng ibang mga komentarista dito na yung mga pulis ang nag-mediate para po aregluhin at the same time na hingin yung 500 piso dito po kay Alan Banjola. Wala pong ganoong pangyayari, mga tol. Ang pera po nitong si Alan Banjola, taliwas sa sinabi una nitong si Attorney Raymond Fortune, ay para lamang iareglo na siya mismo ang nagkusa. Yung 500 piso, hindi po yun pinilit sa kanyang kunin. Yun po ay kanyang inoper, ngunit pinaiwan niya yung 300 piso sapagkat inabot na nga po sila ng napakatagal sa police station, kaya kinakailangan niya na rin munang kumain. Ang maganda pa dito, sinasabi nitong si Mr. Alan Banjola na wala pong maling ginawa ang mga pulis. Lahat po ay ibinigay sa kanila nang naaayon po sa pagtugon ng isang pulis. Ngunit, ano ang nangyari? Kaso, ang kinakaharap po ngayon ng mga pulis na ito sa People's Law Enforcement Board. Ito pong People's Law Enforcement Board, by the way, for your information, ito po ay citizens entity for complaint. Ano? Ito ay complaint for an entity for a citizen's complaint. Ano? This is purely civilian. Meron po itong kakayahan na mag-dismiss, mag-demote, mag-suspende, pinakamababa,
mag-reprimand ng pulis. Ang composition po ng People's Law Enforcement Board ay binubuo ng 5 katao. Representative from the Sangguniang Panglungsod or Pangbayan, the associations of the barangay chairman, at saka 3 persons known for their integrity and probity sa kanilang lugar. It is not necessary na meron pong abogado, but in that case, sa People's Law Enforcement Board sa Quezon City, abogado yung chairman ng board po nila. Pero hindi po kinakailangan na magkaroon ng isang na mandatory na mayroong isang abogado. Ang kailangan lamang, dapat kung walang abogado, merong isang college graduate, o kaya kung walang college graduate, dapat merong principal from the Central Elementary School sa locality na miyembro po ng board. Pero tandaan po natin na ang kanilang qualifications lamang po ay probity and integrity. Hindi po kinakailangan na sila ay mataas ang pinag-aralan o abogado. Ngayon, kapag ka nagkaroon ng pagmaling gawa ang pulis, pwede po tayong magreklamo dito po sa People's Law Enforcement Board. Saan po tayo pupunta? Sa city or municipality ninyo. Lahat po ng municipal hall at city hall, meron pong People's Law Enforcement Board. Yan po ang pinakamagandang puntahan ninyo pagka meron po kayong ninanais na ireklamong pulis other than NAPULCOM and other disciplinary authority. Pero I suggest, kung gusto nyo talagang lumundag ang puwit, ika nga, ng mga pulis na abusado, ireklamo po ninyo sa People's Law Enforcement Board. But going back, dito sa pangyayari mga tol, yung mga pulis na nakasuhan, naaawa ako kasi alam nyo, kay Mr. Banjola mismo nang galing na ang mga pulis wala pong ginawang masama. Ano ba ang mga sinampang kaso dito po sa pulis nitong si Attorney Raymond Fortun at ng iba pang mga nagpapakilalang concern daw dito kay Mr. Banjola? Ang mga sinampa po nila, incompetence, irregularity in the performance of duty, and kung di ako nagkakamali, negligence. Those offense is grave misconduct, and ang maaaring mangyari sa mga pulis na yan, matanggal po sila sa serbisyo. The most maximum penalty provided under the rules, yung applicable laws na maaaring gamitin sa mga isinampang kaso laban sa pulis is yung NAPULCOM Memorandum Circular 2016-002. At kapag ka ang mga pulis na ito nasampahan, syempre, ang appreciations po muna ng penalty is ilalagay doon sa medium period. Ano ba yung medium period? Demotion. Kapag grave misconduct kasi mga tol or grave offense, ang applicable penalty, medium period is demotion. Minimum period is 6-month suspension and maximum period is dismissal from the service. Merong tinatawag na mitigating at saka aggravating circumstances. Ang ibig sabihin ng aggravating, ito po yung mga nagpapalala sa kaso that necessitates the impositions of the penalty that is maximum. Pero pagka merong presence naman ng mitigating, ito naman po yung nagpapababa dun sa kaso that could lessen the penalty that may be imposed doon po sa administrative liability ng isang police officer. Now, tama ba ang nangyayari sa kasalukuyan? Tama at mali. Sa aking pananaw, kung iba po ang pananaw po ninyo, I respect your opinion. Pero sana, kung sakaling magdisagree po kayo sa aking opinion na ginagawa sa kasalukuyan, we do it in a civil way. Ano? Huwag po tayong masyadong marahas dahil wala po tayong matututunan kung antimano pagka dumisagree po kayo sa opinion ng pinapanood ninyo o ng mga kakilala ninyo at tataasan nyo ng boses, aawain nyo na kagad, mumurahin ninyo, hindi po kayo magkakaturuan, hindi kayo matututo. Now, ano ang personal opinion ko dito? May tama at may mali. Hindi natin maikakaila na maling-mali ang ginawa po dito nitong si Wilfredo Gonzalez. Kailanman, lagi nating sinasabi at kasabihan po ito, ang pagkakamali ay hindi maitutuwid ng isa pang pagkakamali. Kung nagkamali si Mr. Banjola, na inamin niya naman, pero hindi niya inaamin na siya ay nakaglab at sinuntok yung kotse nito pong si Mr. Gonzalez, dapat ginawa nitong si Wilfredo Gonzalez ang kaparaanan na naayon po sa batas. Hindi yung nilabasan niya ng baril. Walang problema sa pagkat para pigilan mo lamang itong siklista. Kasi tinatakasan ka
Parang ang nangyari kasi dito, mga tol, hit and run. Ano, una, ang biktima dito, tandaan po natin, sana hindi niyo ako i-bash sa sasabihin ko rito. Una, ang naging biktima dito, si Wilfredo Gonzalez. Hit and run po ito. Tinamaan siya nitong si Banjola at umalis si Banjola. Kaya hinabol siya ni Wilfredo Gonzalez. Pero yung pagkakamali ni Banjola, kinorek nitong si Gonzalez ng maling kaparaanan. Kinat niya, binunutan niya ng barel, binatukan niya at kinasahan niya pa ng barel. Kaya sa huli, talo si Wilfredo Gonzalez. Ngayon, mali po yan, di ba? Ano naman yung mga tamang nakikita po natin sa issue na ito? Nagkakaroon po ng awareness ang publiko. Ano? Sa pamamagitan po ng awareness na ito, maaaring ma-prevent yung mga ganitong situations. Ngunit totoo ba talagang ma-prevent? Kasi kanina lamang may napanood ako, viral video na naman, kinat ng kotse yung motorcycle rider at pinagmumumura. Ewan ko kung mamaya-maya viral na yon, pero napanood ko kanina yon. Re-reactionan po natin mamaya sa another live streaming po natin. Awareness ng publiko ang nilikha po nito na dapat tayo bilang mga Pilipino, bilang member ng community, dapat tumulong po tayo sa preservations ng peace and order, ng kaayusan at katiwasayan sa ating lipunan. Sa paanong kaparaanan? Sa katulad po ng ginawa ng concerned citizen na ito o vlogger na kinunan po nila ng video yung pagkakataon. Kasi yan ang pinaka best evidence para hindi po maitanggi ng isang party ang kanyang maling ginawa. O, maging vigilant po tayo sa mga nangyayari sa paligid. Tama din ang naging reaksyon ng Senado at Kongreso dito. Sa mga tumitira sa Senado at Kongreso na sinasabi po nila puro lamang pag-aaksaya ng panahon, ang ginagawa ng mga senador at kongresista na ito, I beg to disagree po sa inyo. Kasi bakit? Kailangan pong magkaroon ng hearing in aid of legislation. But I hope tong hearing na ito na ginawa ng Senado at Kongreso, hindi po para lamang sa publicity nila, para lamang makita na sila yung nagsasalita sa harapan ng publiko. Kung hindi, makapag-come up po talaga sila sa isang legislative proposal na maaaring mag-prevent sa mga ganitong situation na viral o katulad sa mga ganitong road rage incident na hindi na po mangyari sa hinarap. Prevention is better than cure, ika nga. At one of the deterrent na maaaring gamitin po dito, if the public knows that the penalty that might be imposed sa isang road rage incident ay severe enough para po hindi sila matempt na magalit kapag ka nasa kalsada. Uy, kapag ako'y nagalit dito sa kalsada at nauwi ito sa pananakit ko dito sa kaalitan ko, maaari akong makulong ng 4 to 6 na taon. Kapag ka nauwi ito sa pagkakapatay, maaari akong makulong ng ganitong kahabang panahon. O, yun yung mga insidente na maaaring ma-prevent kapag ka meron pong particular na batas dito natututok sa road rage lamang. Kasi dito wala po tayong particular na batas eh. Ang nakikita lamang po natin dito, grave threat as provided under the revised penal code o kaya physical injury. Pero alam naman natin na ang physical injury is based on the injury sustained. At sinabi mismo nitong si Banjola na wala naman siyang injury dahil helmet lamang yung binatukan sa kanya. The list na pwedeng ikaso is unjust vexation sa mga pagmumura na ginawa po nitong si Mr. Wilfredo Gonzalez o kaya slander by deed na sinasabi naman ng mga abogado katulad nitong si Attorney Raymond Fortun. Now, ano pa ang mga dapat po nating matutunan dito at tama sa mga issue na ito, mga tol? Higit sa lahat, dapat ma-maintain po natin ang intelligence po natin at all times. Do not use our emotions kapag ka tayo po ay nasa kalsada. When emotions are high, intelligence is low, ika nga. At kita naman natin dito na itong si Mr. Wilfredo Gonzalez, pinaghanan niya ang kanyang emosyon to the extent na bumunot siya ng baril. E paano kung napatay niya itong si Banjola? E di ngayon, nakakulong na siya tapos iiyak na rin ang pamilya ni Mr. Banjola. Sa lahat, sa huli, talo ang bawat pamilya na involved. Kasi mawawalan sila ng mga mahal sa buhay. Yung isa pumanaw o yung isa makulong. At hindi po iyon maganda. Kaya relaxan lang po natin mga tol. Wala pong mangyayari. Tama yung sinasabi po dito ni Mr. Banjola sa hearing sa Senado na wala nang mangyayari kasi galit na si Mr. Gonzalez. At wala na rin punto para siya ay makipagtalo. Kaya siya na lamang daw po ang nagpakumbaba. But anyway, patuloy pa po natin panoorin ang balita.
daw siya ni Gonzales at kinatumano hanggang humantong sa paglabas ng baril. Nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin ako, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales. Tapos yun nga po, eh, bigla niya ako sinapok eh, nasa lubong ko rin ng helmet. Eh normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So, okay, but anyway, ah, ipinapakita ko lamang sa inyo yung pinaghuhugutan natin ng balita. Pero sana sa mga naging discussion po natin, eh kahit paano may natutunan po tayo dito. Ang gusto ko lamang bigyan po ng emphasis, mga tol, huwag pong mainit ang ulo. Ako, mainit din ang ulo ko sa mga nakalipas na panahon, lalong-lalo na nung ako po ay nasa kalsada. Salamat sa Diyos at talagang lubos ako nagpapasalamat sapagkat hindi ko mabilang ang ilang beses na ako po ay bumaba sa sakyan at nakipag-argue sa kapwa ko driver. Buti na lamang yung mga inargumento ko na driver hindi po lumalaban, hindi po nakikipagsagutan, hindi po pumatol sa akin. Nagpakumbaba sila. Paano na lamang kung yung mga driver po na yon nung mga panahon na mainit ang ulo ko lumaban, eh baka ganito po yung nangyari na uwi po kami sa isang sitwasyon na hindi po maganda. O, nagpapaalala tayo sa lahat po ng mga drivers, mga road users, siklista ka man o motor vehicle user ka, paibabawin po natin palagi ang pagpapakumbaba at pagiging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. Dahil kapag ka mahinahon po tayo, nakakapag-isip po tayo ng tama. By the way, before I forget, ito pong si Wilfredo Gonzales, siya po ay tinanggalan na ng mga lisensya sa baril at magde-decide na din po ang Land Transportation Office kung siya po ay tatanggalan na panghabang buhay ng lisensya sa pagmamaneho. Maraming salamat mga tol. Sana kahit paano meron po kayong natutunan sa ating maikling programa sa oras po na ito.